Halos aabot na ng 17,000 kaso ng mfox o bulutong sa 74 na bansa ang huling naitala ayon sa WHO sa kasalukuyan. Meron na ding mga namatay habang inaasahang mas titindi pa ito sa darating pang mga araw. Nagdeklara na din ng pandaigdigang emerhensiya para sa kalusugan upang mai-address at makapaglatag ang bawat bansa ng mga posibleng gagawin kung sakali papasok na ito sa kani-kanilang mga bansa. Ibig sabihin, meron na namang nagpabadyang panibagong salot ang papasok sa ating mundo. Kay hindi maiwasang maikunikta ito sa mga sinasabi ng ating Panginoong Hesus hinggil sa mga pangyayari sa huling mga araw bago ang kanyang muling pagparito at sa katapusan ng mundo. Tulad ng nakasulat sa Lumang Tipan sa aklat ng 1 Samuel chapter 5 verse number 6, ang sabi, pinarusahan ni Yahweh ang mga mamamayan ng Asdod at sa karatig bayan. Sila'y natatad ng bukol bilang parusa ni Yahweh. Ito po ay nangyari sa bayan ng Asdod at sa mga karatig bayan kasi nilapastangan nila yung Ark of the Covenant nung kinuha nila ito sa kamay ng mga Israelita at inilagay sa kanilang templo kasama ang kanilang diyos-diyosang si Dagon kung saan ito ay isang malaking kalapastangan sa Diyos. Kung kaya nagkaroon sila ng mga bukol at sabi ng Biblia, natadtad ang kanilang buong katawan ng mga bukol bilang parusa ng Diyos. Ngunit hindi po ito ang pinakaunang kaso na nagpadala ang Diyos ng magkaparihong sakit bilang parusa sa mga taong nagkasala sa Kanya. Kasi ito ay nangyari na din sa Ehipto nung ayaw palayain ng hari ang mga Israelita sa pagkaalipin. Nakasulat po ito sa Exodus chapter 9 verse number 8 down to verse number 10. Sabi, sinabi ni Yahweh kina Moses at Aaron, dumakot kayo ng abo sa pugon at ito'y pataas na ihahagis ni Moses na nakikita ni Paraon. Mapupuno ng pinong alikabok ang buong Ehipto at ang lahat ng tao at hayop sa lupain ay matatadtad ng mga pigsang nagnanaknak. Kumuha nga sila ng abo sa pugon at pumunta sa Paraon. Pagdating doon, pataas na inihagis ni Moses ang abo at natatadtad nga ng mga pigsang nagnanaknak ang mga tao't mga hayop sa buong Ehipto. Ito ay isa lamang sa 10 salot na ipinadala ng Diyos sa Ehipto bilang parusa sa mga tao sa panahong iyon. Ngayon puntahan natin ang bagong tipan. Kasi kung tignan natin ang Biblia, ay mayroong paparating na pandaigdigang salot na pigsa o parang bulutong din na ibubuhos ng Diyos dito sa lupa bilang parusa din sa mga taong ayaw sumunod sa Kanya. Ito ay nakasulat sa pahayag o Revelation chapter 16 verse number 1 and 2. Ang sabi, mula sa templo'y narinig ko ang isang malakas na tinig na nag-uutos sa 7 anghel. Lumakad na kayo at ibuhos ninyo sa lupa ang laman ng 7 mangkok ng puot ng Diyos. At umalis ang unang anghel at ibinuhos sa lupa ang laman ng dala niyang mangkok. Kaya't nagkaroon ng mahahapdi at nakakapandiring pigsa ang mga taong may tatak ng halimaw at sumamba sa larawan nito. So yan po kapatid, ang pinakita ng Panginoon kay John na mangyayari sa huling mga araw. Pagamat ito ay nakatakdang mangyari sa time of tribulation, kasi nakita natin dito yung mga taong may marka at sumamba sa halimaw, maituturing pa rin natin na ang nangyayari sa kasalukuyan na kumakalat sa 74 na bansa at posibleng madadagdagan pa ito,
sa ilang mga araw ay isa sa mga palatandaan na talagang tayo sa ngayon ay nasa huling mga araw na nga. Kasi kung matatandaan natin ang sabi ng Panginoon sa Matthew chapter 24 verse number 8, ang lahat ng mga ito'y pasimula pa lamang na tulad ng isang babaeng nanganganak. Ibig sabihin, dahil sa unti-unti na nating nakikita ang mga palatandaang ito, ay masasabi nating nasa huling mga araw na nga tayo. At kung iintindihin natin ng maigi ang sinasabi ng Panginoong Hesus nung inihalin tulad na ito sa isang babaeng nanganganak, ay aasahan natin na ito ay mas lumala pa sa darating na mga araw kasi alam natin na ganyan ang konsepto ng babaeng nanganganak na habang papalapit yung araw ng panganganak ay mas tumitindi ang sakit na nararamdaman. Kaya mga kapatid, sana ihanda natin ang ating mga sarili. Kung sakali ito na talaga yung simula ng kapighatiang sinasabi ng Panginoong Hesus sa banal na aklat. Kasi hindi natin alam kung ano talaga ang mangyayari sa susunod pang mga araw. Tulad ng mga pangyayaring naranasan natin noong 2020 na hanggang sa ngayon ay patuloy pa rin ang salot na ito na kumalat sa buong daigdig. At hindi natin ito inaasahan noon na mangyayari sa ating mundo. Kaya nagulat ang lahat at ito'y mabilis na kumalat sa buong mundo. Ibig sabihin, sa panahon natin ngayon, hindi talaga natin alam kung ano ang mga mangyayari sa susunod pang mga araw. Kaya ang sabi ng Panginoon ay dapat laging handa tayo, hindi lamang sa kung ano ang mangyayari sa mundo, ngunit dapat handang-handa tayo sa muling pagparito ng ating Panginoong Hesus. Kasi ang kaniyang pagdating ay inihalid tulad ng isang magnanakaw na sa panahong hindi inaasahan ay biglang darating at magugulat ang lahat. Ngunit, para sa mga handa ay lagi tayong umaasa na anumang araw o oras na siya'y dumating ay handang-handa na po tayo. Hanggang dito na lang po at kapatid, bago po kayo malis ay sana makapag-subscribe po kayo sa aking munting channel. Hangad po natin na mas marami pang makapanood sa mensaheng ito. At pindutin na rin po iyong notification bell kasi marami pa po kong gagawing mga mensaheng katulad nito. Maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo at God bless.